Okay. Maganda tong balita natin ngayon, mga kaistorya. Positive po yung i-discuss natin ngayon. Pasensya na kayo ha, medyo hindi ako nakapag-live agad kasi napakarami po ng referensya natin. Ini-synchronize ko muna, tapos niripaso ko uli para maging napakalinaw po. Ano? Pasisimplihin ulit natin ang pagpapaliwanag, pakishare po at pakilike. Noong nakaraan pong buwan ng January, itong taong ito ay umabot sa mahigit 200% ang kinakailangang mabayarang utang ng Pilipinas sa kabila po na itinaas yung amortization at yung interest sa utang po ng Pilipinas. Nagawa pa rin po ng PBBM administration na mabayaran ng mahigit 200% ang utang ng Pilipinas. At eto pa, minsan ang naitanong noong nakaraang taon na ito palang bagay na ito na ginawa ni PBBM, naitanong kung dyan daw ba ilalagay yung Marcos Wealth. May magre-react na naman yan, sigurado. Yung mga antay, ano, matuto muna silang manood bago mag-react. Huwag bumasi lamang sa title at sa thumbnail dahil baka po sila ay masimplang at maligaw. Basta, magagandang balita po ito, mga kaistorya. Pakishare muna po at pakilike. Ipapakita ko na sa inyo ang atin pong mga referensya. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon po tayo ng delay. Lagi naman, may bago ba? Napakarami kasi nito. Ayan o. Palakihin ko nga. Bilangin ko nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 references. Napakarami nito mga kaistorya. Ha? Ang sabi po dito, balita ito ha. Legit po ito. Baka may mag-react ka agad kasi yung utang daw po ng Pilipinas ay lumubo ng 15.18 trillion pesos as of February 2024. O yung mga maka-DDS dyan, maka-Duterte, baka na naman kayo mag-react. Ang laking ipinaman ng utang ni Duterte, itong 6.8 trillion pesos alone. Alone, bakit natin nasabi? Ay dun lang po yan sa Duterte administration alone. Hindi po kasama yung inabutang utang ni Duterte. Sabi, pandemic daw po. Sige, mamaya ipakita natin. Ha? Idagdag mo ito, dun sa inabutang utang ni Duterte ay nasa 12 trillion pesos ang inabutang utang ni PBBM. Nasa 15 trillion pesos ang kasalukuyang utang ng Pilipinas, mga ka-istorya. At dahilan nila, ay build, one historiador. Ha? Sige, build. Edo silang naman daw po. Ha? Out of 119 build, ang nakumpleto ng Duterte administration. Ano na? Magagalit na naman sa atin yan. Aba, nagre-reiterate lang ako ng mga balita. Bukas yung pinto ng studio ko, di ko sinara kasi mainit po talaga. Kung may marinig kayong ingay mamaya, pasensyaan nyo. Kung bearable naman, tuloy tayo. Kung medyo malakas, sisara ko yung pinto. No? Okay. Dito tayo, mga kaistorya. Sabi ni Bilyonaryo, ito po ay balita noong March 31, 2024. Government debt payments spike in January. Ba, tumaas? Bigla? Ah, yung pagbabayad natin, ha? The national government's debt payments recorded 232.2%. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahigit 200% eh. 232.2% year-on-year jump in January amid the rise in both amortization and interest payments. Tinaasan yung amortization, yung hulog natin sa pagbabayad ng utang, plus yung interest, tinaasan din. Sa kabila nun, aba, nagawa pa rin ng kasalukuyang administrasyon na mabayaran yung kinakailangan bayaran natin nang mahigit 200%, to be exact is 232.2% according to the Bureau of Treasury. Debt payments at the start of the year jump to 158.9 billion pesos from the 47.8 billion paid out a year ago. Ang layo ng agwat, no? Tumalon nga naman bigla, mga kaistorya. Kung ikumpara mo sa nabayaran ng nakaraang taon umano,
aba 47.8 billion pesos lang noon, ay samantalang nitong manong nitong binabanggit na balita na ito ay 158.9 billion pesos yung laki. Ang laki ng itinalon. Mga ka-istorya, paki-share naman, paki-like, mga ka-istorya, malaman ng ating mga kababayan ang napakagandang balita po na ito. Interest payments also went up to 74.2 billion pesos from the 47 billion pesos registered in January 2023. Amortization surged to 84.7 billion pesos from just 861 million pesos in the same period last year. Maganda ang performance ng kasalukuyang administrasyon. Pagkatapos gusto nila, mga kaistorya, patalsikin si PBBM. Mga atat na atat nga po, mga kaistorya, na patalsikin ang atin pong Pangulo. Ha? Atat na atat. Atat na atat patalsikin. No? Asan ba yung balita na yun? Na-research ko na yun eh. Atat na utat umanong patalsikin itong ano si PBBM. Mamaya, i-research natin. Ano sabi pa dito? Meron pa ba? Ito. I-discuss natin. Ang utang ng Pilipinas, 15.18 trillion pesos. Ano? Mga ka-istorya, hindi natin sinasabi na yan ay nabayaran. Baka ang inaakala kasi nila, nabayaran ng buo at nadoble pa itong 15.18 trillion pesos. No. Yung kinakailangang mabayarang hulog ng utang ng Pilipinas ay nabayaran. Yung datos na ibinigay ay mahigit umanong 232.2% kung ikukumpara sa mga nakaraan. Yun po yun ha, nililinaw natin mga kaistorya. Ngayon, yung utang ng Pilipinas na ito, mga kaistorya, dati na itong na-project nung nakaraang taon pa. Bakit? Ha? Ang utang kasi natin, mga kaistorya, ng Pilipinas, kasalukuyan pa tayong bumabawi eh. Sa pandemya, ang laki po ng epekto ng pandemya, mga kaistorya, sa paglubo ng utang ng Pilipinas. Totoo naman yon. Somehow, ano ho, inabutan niya ni PBBM. Kinakailangan pa rin umutang ng Pilipinas para sa mga government expending o expenditures, mga kaistorya. Ang problema, mayroon po tayong tinatawag na budget deficit. Kulang tayo sa budget. Ano ba yung budget deficit? Yan po yung mga kaistoryang mga kinakailangang pag-ukulan ng pinagkakagastusan ng gobyerno sa mga programa at proyekto ay hindi sapat yung pumapasok na pera sa gobyerno sa kanya pong mga revenue. Ano ho? Yan yung pinakasimpleng paraan. Kaya kinakailangang umutang, isa yan sa dahilan kung bakit kinakailangan umutang ng Pilipinas at kung bakit tumataas ang utang ng Pilipinas. Sana naiintindihan po ninyo. Pasensya na po sa mga eksperto dyan, sa mga ekonomista dyan. Sinisikap lamang po natin na yung paraan natin ay napakasimple para maintindihan po ng atin pong mga kababayan. Ano ho? Kayo na lamang po ang bahalang mag-adjust, mga kaistorya. Ngayon, kung sasabihin nila, eto na naman. Utang ng utang ikang Pilipinas. Sa isisihin si PBB, lumubo ang utang ng Pilipinas. Ganito, ganyan. Hello? Hello? Halos lahat ng bansa sa buong mundo umuutang. Kung hindi uutang, ay hindi po magpa-function ng normal ang gobyerno ng maraming bansa sa buong mundo. Kung si China nga po, pagkalaki-laki ng utang, umuutang ng umuutang si Amerika, si Japan, ganun din. Meron po si Singapore. Naku, mas matindi po ang utang ng Singapore kaysa sa atin. Mga ka-istorya, correct me if I'm wrong. Totoo po yan, tingnan nyo. Ha? Mga ka-istorya, bakit ba ito nandito? Mali yung pagkaka-arrange ko dito. Nalito pa rin siguro ako dito. Basahin ko na lamang ito muna. Ha? Ito. Sa China, yung utang nila, debt to GDP ratio climbs to record 287.8% in 2023. Tumaas! Mga ka-istorya, magkano ba ang kabuuang utang ng China? Yung mga pro-China dyan, baka kayo mag-re-rebattle na naman. Ito ha. Ay, mga protesta, sabihin ninyong napaka-unlad ni China. Nakakala mo hindi umuutang. Ah. At the end of 2023, China recorded RMB 17.3352 trillion RMB in outstanding external debt. Malaki po yan, mga ka-istorya. Ito po yan, equivalent to
2,447.5 billion US dollars. Yan po ang utang ng China. Ah? Eh, sasabihin nyo, mga superpower country, di umuutang. Hello? Pubulahin nyo naman ang mga Pilipino niyan. Ah? Alam nyo, isa sa dahilan kung bakit po tumataas din ang utang ng Pilipinas at umabot na nga sa ganito, mga ka-istory. Alam nyo, yun po nga tawag dito, yung palitan po ng peso kontra dolyar o yung tinatawag na currency exchange rate, may epekto din po yan. Bukod dun sa pandemya, ha, may epekto yan. May epekto din po yung inflation, pinapaliwanag natin dito kasi baka ibatikos na naman yung utang. No, kala mo naman, si PBBM lang talaga yung may gawa ng ganong kalaking utang. Hello, laki ng ipinamanang utang ng Duterte administration. Ha? National debt is simply the total accumulation of the government's yearly budget deficits. In other words, it is the net amount of government owes its creditors. If a nation's national debt increases rapidly in the absence of a strategic crisis plan, it will erode a nation's currency value. Hence, national debt and the currency exchange rate have so co-dependent relationship. Sa madaling sabi, may epekto talaga, mga ka-istorya, yung palitan ng dolyar kontra peso. Natural, pagka tumataas ang halaga ng dolyar, bumababa naman ang halaga ng peso. Natural din, lulubo, may epekto sa paglubo ng utang ng Pilipinas. Ito na po yung budget deficit causes effects and prevention strategies. Yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-istorya, na isa sa dahilan din kung bakit tayo umuutang. Ano ho, sana maintindihan po ninyo, what is a budget deficit? A budget deficit, of course, when government expenses exceed revenue. Halimbawa, yung mga pagkakagastusan ng gobyerno, no? Sa mga proyekto, sa mga programa, malaki ang ginagastusan niya pero kulang naman yung pumapasok na pera o kita o revenue sa gobyerno natin. Natural, uutang. Wala namang ibang paraan. Many people use it as an indicator of the financial health of a country. It is a term more commonly used to refer to government spending on reset rather than business or individuals. Ito, baka may dilawan dyan. Magko-comment. Sisihin ninyo kung bakit, isa sa dahilan kung bakit, mga ka-istorya, na ganyan nangyayari sa mga nakaraan kasing administrasyon, yung mga government-owned companies pinagbibenta. Eh kumbaga, mga ka-istorya, kabuhayan yun ng gobyerno natin. Pinagbibenta. Ang dami, panahon ni Tabaco, panahon ni Cory, daming pinagbibenta eh. Maging yung Meralco noon, pag-aari na sana ng gobyerno yan eh. Nadamay tuloy sa bayan ng Pilipino. Ha? Yung Petron, kundi ako nagkakamali. Ang dami, mga ka-istorya, isinapribado. Ha? Pagkakakitaan ng gobyerno, pagkukunan ng kita ng gobyerno, pinagbibenta. Kumbaga, yung magulang may kabuhayan, no? May negosyo, may pundar. Nang nagipit, pinagbibenta. E di ko mo pinagbibenta, wala nang mapagkunan para sa kabuhayan. Di lalong nagipit. Ganun ang nangyari sa Pilipinas, eh, di ba? Tapos makikisaw-saw sila sa usapin. Hello? Huwag nga ninyong bulahin ang mga Pilipino. Should Filipinos worry about the national debt? Sabi ng isang ekonomista, mga ka-istorya, hindi daw po. Yung sources of debt po natin, mga ka-istorya, yan po ay mga local borrowings, ha? Yung nasa 60 o 71% po niyan. Ano ho? Baka ang iniisip kasi nung iba, ay yan na yung external debt na halimbawa sa World Bank umutang na. Hindi ho. Mas malaking bahagi po, mas malaking porsyento ng utang ng Pilipinas ay sa loob o internal debt po natin. Ano ho, mga ka-istorya? Is the Philippine debt still manageable? Oo, mamaya ipapakita ko sa inyo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na isa sa source ng malaking pagkakautang ng Pilipinas at kung bakit patuloy pa rin tayong umuutang ay dahil dun sa post-pandemic effect. Ano ho, mga ka-istorya? Ang sabi ni PBBM, ibabangon niya ang ekonomiya ng Pilipinas. Nangyayari na ngayon, nakikita na natin. Kaya lang, natural, kung wala ka namang perang gagastusin, pag upo mo sa gobyerno, natural, anong gagawin? Uutang. Ano ho? Ang kagandahan ho, maganda ang performance ng kasalukuyang administrasyon sa paraan ng pagbabayad ng utang. Lumubo nga eh, yung kinakailangan bayaran kung ikukumpara sa mga nakaraan. 232.2% ang itinaas na porsyento. Maganda ang performance. Yan ba ang kurap? Sasabihin nilang kurap?
Abay, kurakuti na lang sana ni PBBM yan. Yung 50% na lang o yung 100% na lang ang ipambayad. Yung 100% or 132.2%, eh kurakuti na lang sana. Ay hindi, eh binayad. Diba? Nagigets nyo? Mga kaistorya. Kaya yung mga yan, huwag kayo magpapapaniwala sa mga yan, mga kaistorya. Pinagbububula lang po kayo. Ano ho? Good payer administration. Exactly. Exactly po. Ganun talaga. Ano ho? May nanito. Ayan lang natin. Wait. Ha? Ngayon si PBBM, sabi ito ay Philippine Information Agency. PBBM admin eyes $100 billion investment deals in trilateral meeting with US Japan. Di ba? Lumipad na si PBBM, no? Papuntang Amerika. And yung prime minister din po ng Japan, nasa Amerika din. Aba, malaki to. $100 billion investment, ha? The Philippine government is looking at generating around $100 billion in investment in the next 5 to 10 years as a result of the historic trilateral meeting of President Ferdinand R. Marcos Jr. with U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Washington, D.C. on Thursday. Thursday. Ano bang araw ngayon? Biyernes. Wow! Nandun nga ang atin pong Pangulo, mga kaistorya. Ito na ha. Philippine debt is still under control, says NEDA chief. Wala po tayong dapat ipag-worry o ipag-alala. Hindi tayo dapat mabahala sa utang. Ito lang ang totoo, realidad. Realidad. Ang totoo, ang karaniwang Pilipino, wala namang pakialam. Gaano mang kalaki ang utang ng Pilipinas? Totoo naman yun. Dito lang mga papaitan talaga ang ginagawang sensational na para bang kala mo Pilipinas lang talaga ang umuutang sa lahat ng bansa sa buong mundo. Bakit hindi nila sabihin sa mga Pilipino na mas magaan pa rin po ang utang ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa? Kagaya ng China, nakita ninyo kung kanina kung gaano kalaki ang utang ng China. Ikumpara mo sa Amerika. And speaking of presyo na bilihin, speaking of inflation, napakataas po ng inflation sa ibang bansa, napakataas ng presyo ng bilihin sa kanila kaysa dito sa Pilipinas. Eh bakit kung ipagdiinan nila, kala mo pagkasama-sama ng sitwasyon dito sa Pilipinas at isinisisi nila sa administrasyon, napakalaking katangahan, tanga talaga. O baka naman alam talaga nila, nagtatanga-tangahan lang kasi ang gusto nila siraan si PBBM at iupo yung politiko na gusto nila. Kasi nga po ang sabi, atat na atat na daw pong patalsikin si PBBM eh. Diba? Totoo po yun. Ang ganda ng sitwasyon sa Pilipinas kung ikukumpara mo sa ibang bansa. Mas mahirap pong mabuhay sa ibang bansa, mas magaan pa sa Pilipinas. Maganda po ang sitwasyon dito sa Pilipinas kaysa po sa ibang bansa. Totoo yun. Alam niya ng mga OFW, ng mga kababayan na natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, ilang beses na bang nagsi-comment. Comment nga kayo ulit. Patunayan po ninyo ulit dito sa mga anti-Marcos na ito, sa mga papaitan po na ito. Ha? Diba? Mas lobo, mas malaki, mas balloon yung utang ng mga superpower ng mga first world country kaysa sa Pilipinas. Totoo yun. Isa na nga yung China, pinakita ko sa inyo. Papakita ko ba ang utang ng Amerika? Utang ng Singapore? Utang ng iba't ibang first world country? Papakita ko pa ba? Ilang beses ko na yung ginawa ng content, binigay ko na nga itong sa China. Bakit China pa ang pinili mo one story doon? Eh para suplakin yung mga pro-China, may iba pa bang dahilan? Diba? Bayaran ka rin, ang laki nga po ng binabayad. 125 million pesos po na nagastos po sa loob ng 11 days. At meron pa pong pondo na sinasabi, pondo sa loob ng 3 taon ika na 51 billion pesos. Nagets mo, laki no, ng bayad. Lumayas ka. Nasuplak na, nasuplak mo na nga one historiador tapos palalayasin mo pa, pakialam ko. Sakit na sakit sila sa katotoo. Ayaw niyo sabihin ko sa mga Pilipino, ha? Mga nung papaitan, ayaw niyo sabihin ko na sa loob, sa yung build na idinadahilan nila out of 119 build ng Duterte administration, 12 lang naman daw po yung nakumpleto. Ayaw niyo sabihin ko 'yon. Eh sabihin nyo, sa mainstream media, burahin nila yung balita nila. Ito pa, ayaw nyo rin sabihin ko na yung utang ng Duterte administration lang ito ha, 6.8 trillion pesos. Ha?
ang inabutang utang ni PBB is nasa 12 trillion pesos mahigit. Ha? Kasama ito ron, oh, Duterte administration alone. Ito, ayun yung sabihin ko yan sa sambayan ng Pilipino. Eh, sabihin nyo, sa mainstream media, naburahin nila yung mga balita nila. Ha? Sabihin nyo, iba? Sakit na sakit sila eh. Sakit na sakit. Sakit ng katotohanan talaga. Ang sakit talaga niyang matanggapin. Ay, kaya lang gumising kayo sa katotohanan. Dahil ako, totoo ang binabalita ako. Tuloy. Tuloy. Eh? Philippine debt is still under control, says Neda Chief. Manila, Philippines. The Philippines debt is still under control, said National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisikan on Thursday. Government debt hit a record high of 15.18 trillion in February due to larger local borrowings. Kaya nga mas malaking porsyento, mga ka-istorya, yung internal debt or local borrowings kaysa sa po sa external debt natin. And higher interest rates. Tinaasan kasi yung interest. Kaya lumubo yung utang ng Pilipinas. Shortly after this announcement, the government announced a revised target gross domestic product of 6-7%, previously at 6.5-7.5%, so on and so forth. Di ko na itutuloy, ha? Naipaliwanag na kung bakit lumulubo ang utang ng Pilipinas. Alam niyo ang ganda ng performance talaga ni PBBM. Nung naupo si PBBM, nasa 7% ang inflation rate dito sa Pilipinas. Ngayon, nasa 2 point something or 3. Ang laki ng ibinaba. Oo, ang laki ng ibinaba. Ayaw lang yan pong ipaliwanag ng mga anti-PBBM. Ang gusto kasi nila siraan si PBBM, pabagsakin si PBBM, patalsikin si PBBM. Yun ang gusto nila eh. Totoo naman yun. Diba? Canada. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-istorya. Pakishare po at pakilike. Eto na. Unti-unting umuunlad talaga ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Tinutupad niya po yung kanyang pangako na iaangat niya ang ekonomiya ng Pilipinas. Ginagawa na po ng Pangulo. Salamat po, ka-istorya po na Tiglao, Maria, Teresa. Shout out po sa inyo dyan sa Japan. Mabuhay po kayo. Kita nyo, nanonood sa atin, mga ka-istorya natin sa buong mundo. Ano ho? Anong sabi po dito? Philippines, wait, alisin ko muna. Philippines, elevating to upper middle income status next year. Yan yung target ng administrasyon ni PBB next year na daw po mangyayari. Wow! Wow, ganda nun, mga ka-istorya. Ha? Kumbaga, yung upper middle income, kumbaga, halimbawa, merong sa pamumuhay ng mga Pilipino, no, may tinatag na pulubi, may mahirap, merong may kaya, merong mayaman. Yun po yung sa may kaya, kung hindi ako nagkakamali. Yung target ni PBBM. Ganda! Ganda, no, mga ka-istorya. Tuloy natin, basahin natin. Ha? The Philippines remains on track to become an upper middle income economy in 2025, even as the government trimmed its economic target, growth target for this year, according to the National Economic and Development Authority. Yes, we are. NEDA Secretary Arsenio Balisikan said in a press conference in Malacanang yesterday in response to whether the country is still on track to achieve upper middle income status by next year following the lowered gross domestic product growth goal for this year. The government is now aiming to achieve 6-7% GDP growth for this year from a previous target of 6.5-7.5%. Ganda talaga ng administrasyong Marcos yung kanilang performance. 6-7% is quite a high growth, and that will still fall within the realm of a possibility for entry to the upper middle income class. So, alam nyo, itong target dito na GDP growth, mga ka-istorya, na 6.5. Nung nakaraang taon, yung datos, mga ka-istorya, alam nyo bang yung growth rate ng ekonomiya natin ay mas mataas pa kaysa sa growth rate po ng China, ng Japan, ng Amerika? Yeah, totoo yun, mga ka-istorya. Totoo yun. Growth rate, ha? Hindi ikukumpara mo yung yaman. Growth rate po.
Para sa mga ano dyan, ing-ing na nanonood at mahilig lang mambatikos. Kala mo, may alam sa numero, wala naman. Makabatikos lang. No? Pakishare naman. Pakilike mga ka-istorya. Malaman ng ating mga kababayan. Ano ho? Ito pa. World Bank sees faster growth for Philippines until 2025. So, totoo nga yung sinasabi po dito kasi kahit si World Bank nagsasalita. See? Ang gaganda ng sinasabi, ano ho, ng mga kilalang institusyon sa mundo tungkol po sa Pilipinas, no? Anong sabi? The Philippines' economic expansion is expected to pick up pace next year. But the growth will remain below the government's target according to the World Bank. Eh, ganun pa man, maganda pa rin, positibo pa rin ang sinasabi ng World Bank. In its East Asia and the Pacific Update Report for April, the multilateral lender upgraded so on and so forth. Ah, maganda, maganda ang sinasabi mga ka-istorya. If the 2024 growth forecast is realized, the Philippines would be the fastest growing economy in Southeast Asia along with the Cambodia, which is also projected to post 5.8% growth rate o growth this year. Ganda nung sinasabi, oh, mga ka-istorya. The Philippines would be the fastest growing economy in Southeast Asia. Wow! Wow, ganda talaga ng performance ng kasalukuyang administrasyon. Ha? Eto pa. Philippines to be one of the fastest growing economies in East Asia and Pacific. Anong sabi dito? The World Bank on Monday, yung kanina, retained on its 2024 Philippine economic growth forecast at 5.8% and expects the country to be the second fastest growing economy in East Asia and the Pacific. In its April 2024 East Asia and Pacific Economic Update Report, it also revised upward its 2025 Philippine economic growth forecast to 5.9% from the earlier 5.8% projection. The World Bank's report showed that the Philippines in Cambodia will be the second highest growing economy in East Asia in the Pacific, next to Palau, which is projected to grow by 12.4%. Ganda, no, mga ka-istorya. Ngayon, yung sinasabi na ito ikang Marcos Wealth ay dito ika ilalagay sa Maharlika Investment Fund. Hindi po totoo. Ito, kilala ko itong video na ito eh. Kung hindi po ako nagkakamali, mga ka-istorya, ito ay deleted na yung kanyang YouTube channel. Ano ho? Deleted na for a certain reason na ayoko nang i-elaborate pa kasi hindi ko naman problema yon mga ka-istorya. Ano ho? Mga ka-istorya, sabi dito, fact check, eh si Crapler, kaya ko ito ginamit at kaya ko itong binibigyang pansin sa inyo, itong Maharlika Investment Fund kasi may kinalaman ito sa topic natin ngayon sa pagganda, pag-angat at pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Hindi daw po totoo ano ho na doon ilalagay ang Marcos Wealth. Walang kinalaman ang Marcos Wealth sa usapin. Nililinaw natin ha. No supposed Marcos Wealth will be used for the Sovereign Wealth Fund according to Senate Bill so on and so forth. Bakit ko binanggit ang Maharlika Investment Fund sa content ko po na ito, mga ka-istorya, excuse me, uubo lang ako. Ito po yan, mga ka-istorya, ang dahilan. Marcos, Maharlika Investment Fund, a magnet for capital as Philippine poised for robust growth. Ayun, magnet for capital umano. Hahatak umano ito ng kapital. Ah? Para umano sa robust, ano ba yung robust? Masigla na pag-unlad. Ha? Yun po yun, mga ka-istorya. The Philippines Sovereign Wealth Maharlika Investment Fund is meant to draw capital financing from overseas to boost economic growth, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said on Tuesday. Bakit ganyan ang sinabi ni PBBM? Kasi po, ang sabi mga ka-istorya, itong sovereign, itong Maharlika Investment Fund na ito ay isang double-edged
sword. Isa umanong sandata ito ni PBBM para paunlarin ang ekonomiya ng Pilipinas. Babalikan natin ito mamaya ha. Unahin muna natin itong balita po ni GMA. At the World Economic Forum Country Roundtable, Marcos expressed confidence that the country is in position to enter a sustained period of robust economic expansion in the next two years, 2024-2025. Anong pecha ba nito? 2025-2024, yun yung tinatarget na taon. The Maharlika Investment Fund is designed to serve as a magnet for equity financing from abroad and a vehicle for driving long-term growth without compromising efforts toward fiscal consolidation, Marcos said. Ito pa. Ang isang kagandahan po nito, nitong Maharlika Investment Fund na ito, hindi ba tayo po ay naghahanap, nagpupundo? Naghahanap ng mga magpupundo o maglalagay ng budget sa mga infrastructure projects ng gobyerno natin. Halimbawa, yung build, no? Malaking porsyento doon, pundo galing sa China, na mas malaking porsyento naman umano, hindi tinupad ni China. Na, mga kaistorya, ito. Ang kagandahan kasi ng Maharlika Investment Fund, mababawasan yung pangungutang natin para makapagpatayo lang tayo ng infrastructure. Sa halip na mangutang tayo, kukuha na lamang po doon sa Maharlika Investment Fund. Isa po yun sa kagandahan niyang Maharlika Investment Fund na yan. Palakihin ko uli, mga kaistorya. Napaka-share po para maintindihan ng ating mga kababayan. Ano ho? The Maharlika Investment Fund, furthermore, we are actively fortifying trade and economic ties across the region to promote inclusive cooperation in a time of geo-economic fragmentation, he added. So on and so forth. Ito yan. Ngayon, ito ay pinagsusubscribe ako nito. Hindi naman ako magsusubscribe dyan. Bakit? Not worth it, mga kaistorya. Meron akong isang referensya na gagamitin ha. Ipakita ko sa'yo. Maraming paraan. Ng isang online researcher na kagaya ko. Maraming paraan. Mga kaistorya, stop screen ko muna. Share window ko. Ha? Kala mo ha. Madadali mo ako. Hindi. Pinoy tayo. Mapamaraan. Resourceful. Ang Pinoy, maabilidad, palakihin ko, mga kaistorya. Ha, basahin po natin. Philippine Sovereign Fund, a double-edged sword for Marcos. Bakit? Yeah. The Philippines' new Sovereign Wealth Fund is now ready for its official launch with President Ferdinand Marcos Jr.'s signature on a related bill this week. He sees the fund as a key to promoting large-scale. Tingnan nyo yung termino ha. Key to promoting large-scale infrastructure development in the country, but it could also tarnish his reputation. Why naman ganun? Ha? Kasi pinagdududahan si PBBM. Ganun mo, kapag yung source lang, anyan ang kuram. Mga pagdududa na wala namang basihan na maano. Mga advance nga mag-isip. Wala pang problema. Nilagyan na po nila ng problema. Anyway, focus tayo doon sa positive, mga kaistorya. Ito daw po ay key to promoting large-scale infrastructure development, yung pinaliwanag ko sa inyo kanina. No? The Maharlika Investment Fund is a bold step toward our country's meaningful economic transformation, Marcos said in a speech during the signing ceremony for the Maharlika Investment Fund in Chiesa. Ito po ay late na ano po ito balita kasi ito po ay noon pang July 20 to 2023. Ano, just as we are recovering from the adverse effects of the pandemic, tingnan nyo, kahit nasa adverse effect tayo ng pandemic, nagagawa ng Pangulo na masolusyon ano ang problema ng ekonomiya ng bansa. At itong kagandahan dito, legacy po ito, itong Maharlika Investment Fund na ito. Pagkatapos ng termino ng PBBM administration, andyan pa rin yung Maharlika Investment Fund. Aabutan po yan ng mga bagong Pangulo, ng mga magiging bagong Pangulo ng Pilipinas. Sino makikinabang dyan? Pilipinas, sambayan ng Pilipino. Diba, mga kaistorya? We are now ready to enter a new age of sustainable progress. Ha? Tingnan nyo yung mga termino. Sustainable progress, robust stability, and broad-based empowerment. The new Sovereign Wealth Fund was Marcos' brainchild. The bill authorizing the fund had already been passed, so on and so forth. See? Ganda, no?
mga ka-istorya. Ganda. Ha? Okay, alisin ko ulit ito kasi nagawa ko ng maipaliwanag sa inyo. Punta tayo dito sa isa pang referensya na pinapakita ko sa inyo kanina. Ito ba yun? Wait lang ha. Wait. Ito. Ayan. Ito naman, mga ka-istorya. Ha? Mas lalong mapapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya kung maaamyenda na po ang economic provision ng konstitusyon ng Pilipinas. Hindi po totoo na majority o nakararaming Pilipino ayaw sa amendment. Hindi po totoo yun. Ang nakikita ko lang po, mga ka-istorya, na ayaw sa amendment, kampo ng mga Duterte at yung kanilang mga supporters. Iilan lang naman yan. Oh, maglulukuhan. Totoo naman. Totoo naman. Ayaw naman talaga nila. Nagagalit na naman yung nanonood sa atin na DDS nito. Hindi naman lahat ng DDS, kundi yun lang mga ano, yun lang mga anti-PBBL. Kasi may mga, marami din akong kaibigang mga DDS. Lalo na sa hanay ng mga pro-government vloggers, mga bukas ang isip. Ang binabanggit natin dito, yung mga pasaway. Ano, mga ka-istorya, eto, totoo yun eh. Basahin natin to, palakihin ko mga ka-istorya. Ang umuugik yung upuan ko ha. Okay. Ang survey ng Pulse Asia, nagbago ang punto natin, Pulse Asia ha. Ang survey ng Pulse Asia na isinagawa mula Marso sa isa, bakit natigatig ba kasi binatikos ng Congress? Hanggang Jess 2024 na sinagutan ng 1,200 respondents batay sa inilabas ng think tank at ipinakita sa tatlong options tungkol sa mga posibleng resulta sa panukalang amyendahan ang economic provision ng saligang batas. Sa kabuuan, 64% ng mga lumahok ang nagsabi na ang pagpapaluwag ng mga economic provisions ay maaaring humantong sa magandang buhay dahil bubuhos ang mamumuhunan at gaganda ang ekonomiya ng bansa. Totoo yan. Mabanggit ko yung interview namin kaya Sir Orion Perez. Isa pong tawag dito, nagsusulong ng charter change. Ano, huh? Kapag naamyendahan ika ang economic provision ng Pilipinas, kusang tataas ang sahod ng mga manggagawa. Totoo naman yun, bakit? Of course, hindi yan mangyayari sa loob lamang ng isang tulog. It will take time. But at least may inaasahan at may inaantay tayo. Bakit? Ito na. Magiging maluwag ang batas tungkol sa pamumuhunan dito sa Pilipinas. Bubuhos, dadagsa ang mga foreign investment o foreign direct investment or foreign investors dito sa Pilipinas. Marami ang magninegosyong mga dayuhan dito sa Pilipinas. Anong ibig sabihin nun? Dadami rin natural ang trabaho. Dadami din ang kita ng gobyerno na magagamit sa mga proyekto at programa ng gobyerno natin. Mga ka-istorya, ito pa ang mangyayari dyan. Magkakaroon ng kompetisyon sa manpower. Mag-aagawan yan sa mga manggagawa. Pag may kompetisyon, mga ka-istorya, ang nangyayari ho, ha? Ang sitwasyon kasi ngayon sa Pilipinas, baliktad eh. Kompetisyon sa pag-aagawan sa trabaho. Ha? Maraming manggagawa, kulang ang trabaho. Kaya ang nangyayari, itong mga kumpanya, sinasamantala naman, ang baba ng ino-offer. Ang baba, kinakailangan pang makialam ang gobyerno para takdaan ng karampatang pasahod sa mga manggagawa. Otherwise, kung hindi makikialam ang gobyerno, lalong kakawawain ang mga manggagawa eh. Salamat po ka-istorya na Aika. Shout out po sa inyo dyan sa Japan. Mabuhay po kayo. Ano? Alam nyo, iyan nga po yung ipinaglalaban at isinusulong noon ni Marcos Sr. under the program of ang Bagong Lipunan Society. Natatandaan nyo yung talagang mga pioneer na ka-istorya natin dyan. Ilang beses kong ginawa ng content yun. Doon po sa ang Bagong Lipunan program, bakit ko binanggit kanina ang Bagong Lipunan Society? Mali yun, kasi yung Lipunan Society na yun, pasensya na kayo. Sa ilalim po ng ang Bagong Lipunan, mga ka-istorya, ang target ng Marcos Sr., pantay-pantay lahat ng mga Pilipino, parang mga manggagawa. Ito ikang mga mayayaman, hindi siya papayag na sila ang didikta kung ano ang nararapat sa lipunan. Kagaya niyan, yung pasahod sa mga manggagawa, anong nangyayari? Sila na ang nagdidikta. Bakit? May kompetisyon eh. Kompetisyon ng mga Pinoy na nangangailangan ng trabaho.
dami-dami ng Pinoy, kulang ang trabaho, kaya kahit ofera ng mababang sahod, kinakagat na ng mga Pinoy kaysa naman walang maipakain sa pamilya. Diba? Mga kaistorya? Eh, ang kaso anong ginawa nitong mga ano, pinatalsik ang Marcos Senior, nagkaloko-loko ang Pilipinas. O, balik tayo din sa topic. Pag dumagsa ang mga mamumuho ng dayuhan dito sa Pilipinas, dadagsa din ang patrabaho. Magkakaroon ng kompetisyon sa manpower. Mag-o-offer ko sa yan, unti-unti na yung pataasan ng offer ng sahod. Oy, dito ka na sa akin. Offeran kita, mas mataas na sahod. Huwag ka na dyan. Sa akin ka na pumasok. Sa akin ka na magtrabaho. At pag sa akin ka nagtrabaho, bibigyan kita ng mas mataas na sahod. Lalo na yung mga may kasanayan, yung mga skilled, at yung may mga degree. Kaya itong TESDA, ang ganda niyang TESDA. Speaking, mga ka-story, ako po ay may courses po ako sa TESDA, tatlo. Graduate po ako ng tatlong vocational course din sa TESDA. Opo, opo, totoo po yan. Yung una kong kinagat dyan, libre lahat eh. Oo, noon, yeah, 2011 or 2010, kung di ako nagkakamali. Sa BPO, yung sa call center, meron ako dyan. Meron din po ako sa welding. Opo, sa welding po, in situ ako. Yes, I am a professional welder po. Mga ka-istorya, skilled worker din po ako. Totoo yun, mga ka-istorya. Ako po ay may in situ, may certificate of competency po ako sa SMAW or stick welding, ha? At maging sa MIG, mga ka-istorya. Opo, dalawa. Ang in situ ko sa welding, MIG at saka po sa SMAW. Yes, ang ganda po niyan. Ang ganda niyan. Bakit? Booming industry po ang construction dito sa Pilipinas. Ah, at lalo na sa mga factories po, halimbawa sa mga car manufacturer, sa mga halimbawa yung mga pagawaan ng mga metal furnitures. Oo, magbo-boom 'yan balang araw, samantalahin niyo ngayon. May mga kaklase ako noon nag-training sa TESDA, sa welding, babae. Babae at lalaki ng mga professional. Opo, yung isa, graduate po ng public office administration. Babae yun, ha? Yung isa po, graduate at kasalo ko yung nagtatrabaho noon ng nursing dito sa Pilipinas. Nasa Australia sila ngayon, ang laki ng sinasahod. Yeah! Opo, pero yung mga yan, nag-abroad, baka bumalik yan dito sa Pilipinas pag nag-open po, nagluwag ang economic restriction dito sa Pilipinas. Kaya kayo samantalahin ninyo, libre po ang training sa TESDA. Magagamit ninyo yan. Totoo yan. Ako, malaki ang naging pakinabang ko po dyan, mga ka-istorya. Oo, huwag kayong masapatan na kayo graduate na ng 4-year course o kahit may degree pa kayo. Iba pa rin po yung skilled, mga ka-istorya. Alam niyo, punta kayo ng Canada. O dyan sa mga nasa Canada, pakitama po ako kung ako ay mali. Sa Canada, mas mahirap ang trabaho, mas malaki ang sahod kung hindi ako nagkakamali. Construction workers, Canada, mas malaki ang sahod. Correct me if I'm wrong po. Sana ganun ang maging sistema dito sa Pilipinas. Samantalahin nyo, yan payong kaibigan po yan, yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-istorya. Tuloy tayo sa talakayan po natin. Pinoy, support, charter, tweaks, see? Eh, hindi totoo yung mga paninirang puri sa charter change. 6 out of 10 Filipinos believe the removal of restrictions against foreign investment and businesses in the constitution may lead to more high quality jobs, better services, and lower prices of goods. Yeah. According to recent Pulse Asia survey commissioned by international think tank Strat-Based Institute, ito pa. Filipinos back easing foreign investment rules survey. Ito mabanggit ko. May content ako. Ilang beses kong ginawa ng content na itong economic provision ng 1987 Constitution ay nagpapabigat sa trabaho ng presidente. Oo. Bakit? Tama po. Basurero po ang laki ng kita dito sa Canada. Asan ba yun? See, ayan o. Sa Canada. O, sabi ko sa inyo, may mga basahan ang sinasabi ni Juan, historiador. Ito pa. Wait. Ang TESDA, malaking nagagawa. Yeah, totoo po yun. Totoo po yun. Pansin po namin, mga PBB vloggers ay puro positive, magagalang at masayahin. Yeah, di gaya ng mga
yung kabilang parlor, mga palamura na mga vloggers. Ano nga pa pala mo? Ha? Di ba? Nagsisinungaling ka na nga, kagaya nung isa, nagsisinungaling ka na nga, naninira ka na nang naninira, nililigaw mang sambayan ng Pilipino, laki-laking kasalanan nun. Nagmumura ka pa nang nagmumura. Patong-patong yung kasalanan nagagawa. Ha? Eto, balik tayo dun sa economic provision. Ganito kasi yan eh. Kung bakit ko nasabi na itong very strict economic provision ng 1987 Constitution ay nagpapabigat sa trabaho ng presidente. Kasi ito, larga ng larga sa mga travels ang president natin para po kumbinsihin ang mga foreign investors na pumunta dito sa Pilipinas at magnegosyo dito sa atin. Pumapayag. Pumapayag. Yan yung tinatawag na investment pledges. Bilyon-bilyong dolyares nga eh ang nakukuha ng Pangulo. Ang problema, malaking porsyento din nun umuurong. Bakit? Pagtingin kasi nila sa economic provision ng 1987 Constitution, napakahigpit, dihadong-dihado sila. Bakit sa Pilipinas pa sila pupunta kung sa Thailand, sa Vietnam, ang luwag naman? Diba? Nangyari yan. Out of 300 plus, nasa 343 yata. So, correct me if I'm wrong, sa pagkakatanda ko lang naman ha. Hindi ko siguradong yun talaga yung numero, basta 300 plus. Ha? Out of 343 South Korean investors na papasok dapat sa Pilipinas, nasa 43, kung hindi ako nagkakamali uli sa pagkakatanda ko, pakitama ako kung mali ako, nasa 43 lang ang pumasok sa Pilipinas at yung 300 mga kaistorya na South Korean investors pumunta ng Vietnam. Sa atin na sana, pera na, naging bato pa. Bakit? Pagkahigpit-higpit ng konstitusyon, ng economic provision, ng 1987 Constitution. Ano ba yan? Nababulol na ako. Pasensya na. Kasi ito ha, mga ka-istorya, ha? Nagpapabigat sa trabaho ng president, luwagan mo ang economic provision. Diyan sa 1987 Constitution na yan, mga ka-istorya. Ha? Papasok ng malaya ang foreign investors dito. Gagaan ang trabaho ng presidente. Gagaan ang pamumuhay ng Pilipino. Kusa, unti-unti, tataas ang sahod ng mga manggagawa. Hindi na kinakailangan itong mga mambabatas, kanya-kanyang papugi, para lang itaas ang sahod ng mga manggagawa. Itaas mang sahod ng manggagawa, tataas din naman ang presyo ng bilihin. Bakit? Inflationary yun eh. Inflationary yun. Saan naman siyempre, ito, ikaw ba naman si negosyante? Sinabi ng gobyerno, taasan mo ha? Taasan mo. Ang sahod ng mga manggagawa mo, obligado ka. Kasi batas na eh. Itataas ang sahod ng manggagawa eh. Eh di anong mangyayari naman? Ang gagawin naman ito ni negosyante para siyempre mabawi niya yung ilalabas niyang pera sa dagdag pasahod sa mga daan-daang manggagawa niya. Ikakarga niya yung ginastos niya sa presyo ng produkto na pinoproduce niya. Kaya inflationary nga, akala ng mga Pilipino ang ganda-ganda, tinaas na ika, ni ganito, ni ganyan, si ganitong politiko ika ang promotor niyan, siya ang author ng bill na yan, kaya tinaas ang sahod ng mga manggagawa, pinirmahan na ng Pangulo, ibuto natin yan sa susunod na eleksyon. Ang mahal niya ng mga manggagawang Pilipino. Ay, hindi nyo alam. Wala halos epekto yun. Bakit? Tataas din naman ang presyo ng bilihin eh. Useless. Nagigets nyo? Mga ka-istorya? kaya, ang pinakamagandang solusyon ay luwagan ang restriction sa economic provision. Yun po talaga yun, mga ka-istorya. Ha? Tuloy natin ito. Basahin lang natin ng kunti. Majority of Filipinos are in favor of lifting restrictions on foreign investment and businesses in the Constitution. At this change could result in an increase in high-quality job opportunities, a survey showed. See? Totoo yun. Mangyayari yan, mga ka-istorya. World Bank sees inflation easing in Philippines. Salamat. Tinatrabaho po yan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito, ang pangit lang dito sa ano na to. Wait, baka makuha ko pa. Ito yung atat na atat eh. Ayan. Ang ganda ng performance ng Pangulo, tapos atat na atat patalsikin.
Bakit? Eh, mga gaya no. Says, VP Duterte's ally. Mga ally umano ni Vice President Duterte. Mga ally umano niya. Yung atat na atat patalsigin si PB. Ginawan ko na ng content dating kaya hindi ko na uulitin pa. Ganda-ganda ng performance. Eh, ito, ano ba ito? Minsan kasi nawawala. Kunin na lang natin uli. Natatawa ko. Yung sa Naiya. Ayan na. Ito, Naiya, sasabihin ng mga ano na niresolba daw. Hindi po naresolba, hindi naresolba ng Duterte administration ang problema sa Naiya. Dahil kung naresolba, walang aabot ang problema dyan ang Pangulo. Eh, tingnan niyo. Meron na. Ha? Nire-resolba na ng Pangulo. Salamat, mga ka-istorya. Sabi ko nga noon, huling pag-asa kako natin, si BBF, pag nanalo. Kung hindi manalo, wala na. Wala na. Ay, syempre, ay, alam naman natin yung expertise po niya. Kung kasanayan, sabi nga ni PBB, mini-interview siya eh, nasa sinapupunan pa siya ng nanay niya, eh, politika na ang buhay niya. Yung karanasan, malaki ang epekto po niya at malaki ang kontribusyon niya pag ikaw ay mangunguna sa bansa. Ano ho, maging matalino kayo mga kaistri. Huwag kayong basta-basta pabubula sa mga naninira. Ang target ng mga yan, personal interest, hindi po interest ng sambayan ng Pilipino. Maniwala kayo yung mga gustong magpatalsik kay PBBM. Personal interest lang yan nila. Oo, hindi po yan malasakit sa taong bayan. Maniwala kayo. Naniwala kayo, mga kaistorya. Ha? Huwag na kayong magpa-loko uli. Minsan ng nadinggoy, sabi nga, ang sambayan ng Pilipino nung pinatalsik si Marcos. Huwag na kayong pauulit pa. Ano ho, mga ka-istorya, salamat po sa inyong panunood. Hanggang dito na lamang po. Shout out po dyan sa mga nasa Canada, sa Amerika, sa Europe, sa Middle East, sa Egypt, sa Maldives, Macau, China, sa Russia, sa Thailand, sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Cambodia, sa Vietnam, sa Brunei, sa Taiwan, sa Singapore. Dyan po sa Japan, hello po sa inyo dyan. Shout out po sa inyo dyan. At po sa South Korea, maging sa New Zealand, sa Australia, sa Guam, sa Hawaii, sa Alaska. At maging sa mga sulit ka-istorya natin dito sa Pilipinas. Ano po mga ka-istorya, akalain ninyo, buong mundo ang nanonood po sa atin. Ay, salamat po. Ha? Maraming maraming salamat po sa mga sulit ka-istorya po natin sa buong mundo na patuloy na sumusuporta, naghihintay lagi sa content at nag-aabang sa mga content ni Juan Historiador. Ano, ha? Na may time pa nga. Na kapag hindi agad nakakapag-live si Juan Historiador ay naiinit na, kakahintay. Salamat po at nandyan kayo mga ka-istorya. No? At sa siyempre, salamat po sa atin pong Panginoong Diyos. Ano, mabuhay po kayong lahat, mga solid po ka-istorya natin sa buong mundo. Hanggang dito na lamang po, ano, mga ka-istorya. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansa nga, Pilipinas. Hanggang dito na lamang po. Pakishare po at pakilike. Salamat po.